baptized and in the blood of the Lamb. I've been changed from that I was once, and is now my name. Oh, I've been changed. I've been renewed. Palakpak tayo lahat. My life has been rearranged for the difference it makes. Lord, love is great. No, my life has been changed. I've been changed. Oh, I've been changed. I've been reborn. Oh, my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, has been changed. And all my life, praise God, has been changed. Yes, Lord. Salamat po, Ama. I've been changed. Amen. Pag sa pang-awit, awitin natin, When We See Christ. When We See Christ. Lord, as we invite His presence when we see Christ. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Oh. Our trials, hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over, in God's eternal day, it will be worth it all. Oh, it will, yes, Lord, be worth it all. When we see, yes, Lord, life's trials will seem so small, yes, Lord. When we see Christ, yes, Father. One glimpse of His dear face, oh, so. Go to Him in prayer. To Him in prayer. Oh, it be, yes, Lord, be worth it all. When we see Jesus, life's trials will seem so small. Run the race.
isa pa, it will be worth it all. Si Christ, sa uling pagkakataon. Yes, Lord. Oh, it will. Oh, when we see Jesus, Lord, salamat po, ha. Oh, life's trials will seem so small. Yes, Lord. When we Christ, one glimpse. Palakpakan natin siya sa hapong ito. Amen, Lord. Yes, salamat po, Ama. Salamat po. Amen. Amen, Father. Salamat po. Amen. Kaya tayong makaupo. At kung may nais magandog ng awit or magpatotoo sa hapong ito, wala po nag-abot sa akin ng papel, pero tatawag ako kung mayroong nais na magandog sa bagang ito. Pwede pong itaas nyo ngayong kamay at tatawagin ko po kayo. Amen. Meron po ba? Welcome back, Brother Joseph. Na-miss po namin kayo. God bless you. Amen. Minsan nakakamiss pala pag may bakante dun sa harap. Alam mong merong dapat naupo dun, pero hindi mo siya nakikita. Nami-miss natin ang bawat isa. Amen. Meron po bang nais magandog ng awit? Kumanta? Amen. Totoo. At kung wala naman po, ay pwede tayong dumako na sa ating mga announcements para sa mga darating na araw. Amen. Announcements. Next Sunday po, May 15, 2016, ay magkakaroon po ng youth service at 1:30 p.m. Next, yun lang. At bago po tayo tumungo sa pagbati ng mga may kaarawan, nais kong tawagan si Brother Ramil Catamora para sa ilang mga announcements para sa Sunday School. God bless you, Brother Ramil. Okay, good evening po sa bawat isa. Lalo-lalo na po sa mga nanay, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day sa magigiting na ina ng Elect Bride Assembly. Okay po, sa hapong ito, katulad po kanina umaga, sa ngalan po ng aming Sunday School Department Coordinator, si Brother Jeff De Nieva, hindi po siya available ngayon. Kaya ito po yung lingkod nyo na mag-a-announce po ng mga major announcement para po sa upcoming Sunday School Anniversary ngayong Mayo. Okay, ito po, Sunday School Anniversary. Medyo hinihingi po ko po yung focus po ng mga nanay na may mga Sunday Schooler, mga nanay na meron pong mga anak sa taas. Majority po para po sa inyo yung pinaka-announcement na ito, hindi po sa mga wala naman pong anak sa taas. Okay, next po. Dito po mangyayari po yan yung sa Elect Bride Assembly, dito po mismo sa church. Last year, ginanap po natin sa court kasi yung team po niya para pong sports festival. Sa pagkakataong ito, 2016 banquet po yung style niya. So, pag banquet po, so nire-required po namin, nanay at pati yung mga anak, naka-formal po tayo. Naka-formal attire ang bawat nanay at anak. Kung lalaki po, alam po natin yung mga formal attire. May 29 po ito, Sunday. So, Sunday po,
gaganapin po ang anniversary na ito sa May 29 sa hapon po. Ang pagkakalam po alas 3 ng hapon, pasisimulan po natin ang group competition. Ayan, ito po yung muli. Noon pa man po ay nagpapasalamat na po ang departamento po ng Sunday School sa bawat magulang na todo po talaga yung support sa aming departamento. Kaya naman po, sobra po naming na-appreciate yung pagtulong nyo po sa aming department. Kung kami po ay may kailangan, nandyan po kayo para sumuporta. Sa pagkakataong ito, humihi ulit kami ng suporta po muli sa inyo. Okay? Kailangan po namin ng contribution ng bawat bata ng 50 pesos per head. Mula po sa 4 division, toddlers, nursery, elementary, and juniors. Per head po 50 pesos. Pagkasama po yung nanay, 50 pesos po ulit. Pag sumama po yung tatay, another 50 pesos. Okay. Another 50 pesos para po kasama po kayo sa pagkain. Ayaan nyo po, hindi kayo malulugi sa pagkain. Okay. Si ang pagkakaalam ko si Teacher Tess po, yung naka-in-charge po rito. At sabi niya, hindi niya hayaan na hindi ma-solve yung mga nanay or tatay sa kakainin ng kanilang mga anak. Kasi po kung i-order pa po namin to sa Jollibee, ano po yung mapapala natin sa Jollibee sa halagang 50 pesos. So ipagpapaluto na lang, nandyan po yung cuisine team ng Sunday School na talaga naman pong napakasarap po magluto. Salamat po sa cuisine team na laging nakasuporta po sa Sunday School. Kaya po ito pong contribution na ito. Kung meron na po kayo, pwede na po kayo magbigay. Kung wala naman po, wala pa naman next week. So pakibigay na lamang po sa mga grupo po na nangungulekta po sa inyo weekly. Ito po yung group competition at 3 p.m. Alas 3 po mangyayari po ang competition ng bawat grupo. Bawat grupo po ay na naghanda po ng mga presentation. Naniniwala po kayong presentation po na it is world class po ito. Okay? World class. Kaya po yung mga wala naman pong anak na gusto pong manood, pwede naman po. Pero po magbaon po kayo. Hindi po kayo kasama dun sa aming budget. Okay. So sabi nga po, hindi pwede na hindi nyo po mapanood ito sa May 29. Yung presentation na gagawin po ng bawat grupo. Pinagpupuyatan po ito. O yan. Pinagpupuyatan po ito. Ini-sked po ito. Maghapon po itong ginagawa. So ibig sabihin po, hindi lang basta makaraos lang. Diba? Hindi lang basta makaraos lang. May sinabi po yung presentation ito. Hindi ko lang po alam kung ano po yung price nito. Okay? So, kaya po nakikiusap po kami sa mga nanay na pag medyo po in-invite po namin yung mga anak po ninyo, kung pwede po sana, pakipayagan naman po. Kasi kasama po sila sa bawat grupo na magpipresent. Kasama po yung mga teachers at yung mga bata sa pagpipresent. Hindi po namin ito mabubuo kung hindi nyo po sila papayagan. Kaya po, kami po ay namamanhik, nakikiusap na sana pumapayagan po sila. Okay, eto po yung attire. Attire sa awards night. May awards night pong mangyayari at 7 p.m. Ayan po, magkakaroon po ng best in gown. Okay, best in gown po sa mga, sa toddlers, sa nursery, sa elementary at junior division, kasama po yung mga teachers sa best in gown at best in coat din naman po yata sa mga brothers mula po sa 4 na division ng Sunday School, kasama po yung mga teachers. Kaya po, pagandaan nyo po yung mga gown. Diba? So hindi po natin kailangan na bumili po ng mamahaling gown. Hindi po natin kailangan bumili ng mamahaling gown. Meron po dyan sa tabi-tabi, medyo mura po. Okay. Kayo na pong bahala kung saan kayo sa tabi-tabi bibili. Basta formal po yung attire niya. So, kung wala naman pong pambili, kung ano na lang po nandyan sa loob ng bahay ninyo, basta naka-formal po. Ito po yung gown. Example po yan para sa mga gown ng batang babae. At next po, yun naman po yung example para sa mga batang lalaki. Nanay po at tatay, kasama po kayo sa formal attire. Oh, kasama po kayo. Kasama po kayo sa may bibigyan ng award.
Exciting po yung ano po nito, yung prize. Parang hindi niyo po malilimutan sa talambuhay po ninyo. Okay? So, kami po ay namamanhik, yung bawat isa, lalo na po kami sa Sunday School Department, na magtulungan po tayo para po matagumpay po natin mairaos ang Sunday School Anniversary. Napaka-special po nito sa aming department na mairaos po namin ito na matagumpay. So, hindi po ito, kailanman po hindi ito mairaraos ng matagumpay kung wala pong tulungan nangyayari, wala pong unity. So, ang tulungan po between sa mga teachers at sa mga magulang. So, yun lamang po. Kung may further question pa po kayo, nandyan lang po kami sa palipaligid lang. Pwede po kayo magtanong. Salamat po. Happy Mother's Day po ulit at God bless po sa bawat isa. God bless you, Brother Ramil. At inaasahan po natin na sumuporta ang bawat nanay at tatay sa event na ito na darating. Alam niyo po, ang Sunday School Department ay naging napaka-supportive sa atin. Sipin niyo na lang kung yung mga bata sa taas, nandito lahat. Alam niyo, hindi po biro magturo, hindi biro mag-organize. Masalamat kay Brother Jeff at Sister Beth na talaga naman nakikita kong hands-on sila, nakahawak talaga. Na kahit pagod na ay patuloy pa rin nagtatrabaho para sa ikagaganda po ng gawain natin dito sa baba. Kaya inaasahan po natin ang bawat isa. Alam niyo po, napaganda ng plano nila pero kung hindi natin suportahan, pangit o kalalabasan yan. Kaya inaasahan po natin ang suporta ng bawat isa. Sinuportahan nila tayo, suportahan din natin sila sa event na darating na ito. Amen. Dahil election ngayon. Suportahan natin ang Sunday School. Okay? At bago tayo dumako sa birthday greetings, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Inawala ko na karapat dapat na bigyan natin ng palakpak man lang ating mga magulang sa hapon na to. Amen. Ang ating mga nanay in particular. Dahil kung di sa kanila, asan tayo ngayon? Amen. Salamat at meron tayong mga mabuting magulang, mabuting nanay na may takot sa Diyos na laging nananalangin sa atin sa ating kakulitan, mga young people. Salamat. Amen. So, birthday greetings. Happy Mother's Day po muli sa inyo lahat. At mamaya, sama natin sa panalangin ng mga nanay, kasama ang mga mag-celebrate ng birthday, ang offering, abang nag-aanda si Brother Ed mamaya pagtapos ng greetings. Amen. I gently formed you in your mother's womb. Psalm 139:13. Okay. Ngayong araw, May 8. Happy birthday, Sister Camille Azul. God bless you, Sister Camille. Sa Monday po, ang ating magiting na brother, Brother Carod Sagaino. Happy birthday po sa inyo dyan sa Australia, Brother Carod. God bless you at ang iyong pamilya. May 9, Sister Grace Olala. Bukas po yan. God bless you, Sister Grace Olala. Palain ka ng ating Panginoon. Next. Stephen James Lumampau. Inaanak ko to. God bless you, Stephen James. May 9, bukas din po yan. Next. Sister Christine Espiritu. Asawa nating kapatid, Brother Jovet. May 10, Tuesday. God bless you, Sister Christine. At Happy Mother's Day sa iyo. Friday, May 13, Sister Michelle Ambrosio. God bless you, Sister Michelle. Next. Brother Jeff Deneba. Friday, May 13. Mayo din pala to si Brother Jeff. God bless you, Brother Jeff. Kung nasaan ka man yan, God bless you. May 14, Sister Nympha Munoz. God bless you, Sister Nympha. At Happy Mother's Day na rin. Pagpalaan ka natin, Panginoon. At Inona De La Rosa, Cunyo. Saturday yan, May 14. God bless you, Sister Nona. At Sister Marilyn Payanan, sa May 14 din, Saturday. God bless you, Sister Marilyn. Happy Mother's Day sa iyo. Yun lamang po. God bless you. Brother Ed, para sa ating offering. Praise God. Tayo po lahat ay yuyo ko ngayon para sa panalangin. Ama namin Diyos, tama po ang binasa namin kapatid Brother Justine nang sabi ng Psalm 139. Ikaw ay inanyuan mo kami, Panginoon, mula pa sa sinapupunan namin mga magulang. Kaya napakalaking dakilang bagay ito, Panginoon, na ikaw po ay interesado sa aming buhay.
Alam mo aming pag-upo at nalalaman mo aming pagtayo. Ibig sabihin ito, paano kilalang kilala mo ang bawat isa. Lalo sa mga kapatiran na narito ngayon na nagdiriwa ng karawan sa pagitan ng linggo nito, sa araw nito at sa mga hanggang Sabado, Panginoon. Napakalaking bagay, Panginoon, sila po'y naging bahagi ng aming buhay. Pinagpala mo sila sa maraming aspeto, Panginoon. Alam ko, iningatan mo sila sa nagdarang taon, Panginoon. At sila po ay patuloy na lumalakas at lumalago. At ngayon narito, sila haharap sa panibagong taon. Ikaw po ang patuloy magpala sa kanila. Ingatan mo ang kanilang kalusugan. Ingatan mo ang kanilang mga buhay. Hayaan mo, Lord, ang panalangin nila, Panginoon, ay magawa nila, makamit nila, Panginoon, at nakita nilang nagmamaterialize sa kanilang harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magbantay sa kanila sa tuwi-tuwi na, Panginoon. At ganoon din naman, dumadako kami sa pagkakaloob. Alam namin isang malaking pagkakataon, isang pribileyo, Panginoon, na kami po yung magbigay pa sa gawain ito. Lalo kitang-kita po namin ang pagbubunga, Panginoon, ng aming pong gawain sa lugar nito. At alam namin, Panginoon, may kinalaman kami, Panginoon, sa anumang pag-unlad at sa anumang, Panginoon, pagsulong ng iglesia nito. Kaya hayaan mong huwag namin ipagkait, Panginoon, ang aming nabibigay dahil hindi po nawawalan sa isahi, Panginoon, ang lahat ang binigay aming sentimo. Lagi alam namin, tinitignan mo ito, Panginoon, at sinusuklan po ng higit pa, Panginoon, sa mga bagay na iniisip namin. Physically, mentally, spiritually, Panginoon, ay naging sapat-sapat ka, Panginoon. Ang sabi ni salita, Lord, pinapasagana mo kami sa lahat maraming bagay, Panginoon. Kaya naman, hindi po nawawalang kabuluhan ang lahat ng binibigay namin, Panginoon, sa iyo. Kaya naman, habang pinapasa po ang offering bag, Panginoon, haya mo magbigay kami ng buong puso na may kagalakan at na may kapahayagan. Salamat po na marami, Ama. Pupurihin ka, pasalamatan ka sa hapong ito, sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Lord, draw me near. Habang hinudyatan na rin natin ang ating speaker. Lord, draw me near. What times I've been alone, living on my own, and peace of mind is very hard to find. Oh, but when I call on you, a friend who's always true, you comfort me and lead my cares behind. Lord, draw me near. Oh, Lord, draw me nearer your side, and in your presence may I humbly hide, and grant me strength to face the coming day. In all your grace, just yield me to your way. Tumayo tayong lahat abang naghahanda ang ating speaker. Yes, Lord. Oh, at times I've been deceived. I could feel His Spirit near, and I fall down on my knees to God in prayer. Bye. Araw na ito,
na kami ay higit mo pang ilapit sa iyo sa pamamagitan ng Lord, pagpapahayag ng iyong salita sa aming puso. Higit na pagkakilala, Panginoon, ay among itong hatid, Panginoon, ng aming pagkakatipon sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ayaw mo ang bawat sandali ng pagtunghay namin ngayon sa salita mo ay magbukas ng higit pang mga katotohanan tungkol sa iyo na higit ka naming makikilala, Panginoon, pagkatapos ng gawain ito. Tulungan mo po ang iyong mga anak as we just open our hearts and just yield ourselves completely to you. And nawa, Panginoon, ikaw ang manguna sa iyong lingkod na nasa likod ng pulpito. At ganoon din, Panginoon, sama mo aming mga kapatid sa kanilang pakikinig. At sa dulo, ibabalik namin ang lahat ng papuri at karangalan sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Habang nakatayo tayo, buksan natin ang Deuteronomy chapter 33. Simula sa verse 1 hanggang verse 5. Is the Lord. Sabi dito, and this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of his saints, or of saints. From his right hand went a fiery law for them. Verse 3, yea, he loved the people. All his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob. And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together. Upalayan ng Diyos ang kanyang mga salita. Mara tayo magsupo. Ngayon hapon. Yes, Lord. Amen. Ayan, nahanap ko yung ating mga kapatiran na galing pa sa Cavite. Hindi ko alam kung nakarating sila. Pero last time, sinubok nilang makarating dito last Wednesday, pero hindi sila umabot, bandang dulo na. Sabi they would try to come again this afternoon, pero mukhang wala pa sila. Sina Brother Joseph Santos at ang kanyang pamilya. Brother Joseph po nagtatrabaho sa Japan at siya po ay palaging nakatunghay dito sa ating church. And they're praying about coming here sa ating church and make this their home church, buong pamilya na nila. So we're just praying about it. Amen. Panginoon ang gumawa ng daan na maging maayos ang lahat. Kasi sa ngayon po, yung mga anak niya, misis niya, o doon pa po sa Quezon City, umaten kina Brother Ron Milievo. Pero desire nila na dito na maka-attend dahil mas malapit, nahihirapan po sila doon. Pagpunta pa kina Brother Milievo from Cavite. Kaya pinagpipray po nila ngayon na makapunta sila dito sa atin. Especially po yung wife niya, na siyempre siya po ang magdadala sa pamilya habang siya nasa Japan at mag-aalaga sa kanila. So yung wife niya, nililid na dito po sa atin, talagang magsimba. Amen. So sa hapong ito, kita ko si Brother Joseph. Salamat. Na-miss natin siya. Matagal na panahon na, amen, na wala siya dyan sa kanyang pwesto. Praise the Lord. Lord. Moses, part 40. At we're still dun sa ating subtitle na The Death of Moses. Marahil sabihin nyo, kala ko ba namatay na si Moses? Ilang bahagi na yan, The Death of Moses. But you see, when you say The Death of Moses, kasama dito ang mga events leading to his actual death. So, nandun pa rin tayo. Kumbaga, yung kamatayan niya ay isang proseso. So, pinakita natin yung awit na kanyang inawit. And then, pagkatapos dito nga, makikita naman natin ang pagpapala na igagawad niya sa Israel bago siya lubusang bawian ng buhay. So, tignan muna natin ito. At dito po sa ating
tagpo na tinitignan sa huling bahagi ng buhay ni Moses, meron po siyang mixed emotion sa pagharap niya dito sa yugtong ito. Kasi sa isang banda, meron siyang dissatisfaction dahil sa hindi niya po na-fulfill ng wasto ang kanyang commission. Somehow, nag-fail siya dun sa water of Meribah. At siya po ay nalulungkot dahil hindi po siya binigyan ng another chance ng Panginoon para ituwid yung kanyang pagkakamali. Ibig sabihin, hindi na po pwedeng ma-rewind. Oh, nandito sino ba ni Joseph? I'm sorry. Naghanap ko kasi kanina, hindi ko nakita. Where is Joseph? I'm very sorry. Where is Joseph din kasi yun eh. Where is Joseph Santos? Amen. God bless you. Alright. Pasensya na po kayo. Nagulat ako. Alright. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon para i-undo yung kanyang pagkukulang na siya'y pabalikin dun sa eksena at pagkatapos ay this time ay maging tama na yung kanyang desisyon. You know, nasa Diyos yun eh. Minsan bibigyan kanya ng pagkakataon, minsan hindi kanya bibigyan ng pagkakataon. Amen? Nasa sa kanya, He's sovereign. Like ang mga Hudyo, bibigyan niya ng another chance at the gospel pagkatapos nilang tanggihan, di ba? Pero, amen, ang sabi, sila ay muling ihuhugpong doon sa original tree. Dahil sila original branch ng original olive tree. Wala iba kundi ang ating Panginoon. Pero tayong mga hintil, we only have one chance at the grace of God. Pagka tinanggihan mo to at lumipat na ang biyaya sa mga Hudyo, wala ka ng pagkakataon. You see, usually yung mga taong nasa mataas na katungkulan, they're only given once. Sabihin, mas malaki kasing responsibilidad nila eh. Dapat mas alam nila kung ano yung dapat gawin. At kapag hindi nila nagawa for the first time, there's no retry for them. At parang ganito yung nangyari kay Moses. Amen? Na hindi na siya binigyan ng pagkakataon dahil dun sa kanyang pagkukulang ay binigyan na siya ng parusa na hindi na siya papasok sa promised land. Although, binigyan pa rin siya ng biyaya na masilip niya yung promised land, pero yung kanyang pangarap, yung unang sinasabi niya sa mga Israelita na siya ang mangunguna sa kanila papunta sa Promised Land, ay hindi na matutupad dahil sa failure niya sa kanyang commission. Alright. Now, dito nga sa tagpong ito, God would allow him to bless Israel according to the divine standard of God. And when I say bless, ang blessing po can be one or two things. One or the other. Una, ito ay blessing because you belong to where you belong. Or tribal blessing. Diba? Diba, kung ikaw ay taga-Lipi ni Yehuda, the very fact na ikaw ay taga-Huda, meron ng kaakibat yun na blessing because of your tribal order or tribal relationship. Okay, dahil lang sa iyong association, dahil lang nandun ka sa Liping yun, merong blessing na kaloob yun. Pero meron din blessing na matatanggap mo because of your obedience to the Word. Alright, so tandaan nyo yan. Now, sabi ko kanina, hindi ako nakapagbigay ng aking Mother's Day message. Siningit ko na lang. Yeah, sisingit ko rin dito ngayon. Mayroong mga blessing na sa atin, natanggap natin dahil lang sa anak tayo ng certain parent natin. Parang dito sa sinasabi ko. Diba? Like, si Ruben ay firstborn. Being firstborn, may blessing ka agad yung pagiging firstborn eh. Just to be there, may blessing ka. Ganun din sa ating mga magulang. Kapag ikaw ay sinilang, anak ng isang magulang na merong malakas na pananampalataya at magandang patotoo, you are blessed right there.
Di ba? Maisip lang nila, anak yan ni ganito. At siya isang tapat na tagasunod ng ebanghelyo, tapat na mananampalataya. And right there, amen, meron pong ibang tingin ng mga tao sa'yo because of the testimony of your father or your mother. At ang nasa isip ko ngayon ay wala iba kundi si Timothy. Si Timothy ayon kay Pablo sa 2 Timothy chapter 1, verse 1 hanggang 7, ang sabi, siya daw ay merong pananampalatayang hindi pa kunwari. Pero itin-raise back niya kung saan nanggaling yung pananampalatayang taglay ni Timothy. Ang sabi niya, yaan ay nakita ko sa lelang mo na si Lois. Alright? Sa lola mo na si Lois. At pagkatapos ay nakita ko rin sa iyong ina na si Eunice. At ngayon ay nakikita kong nasa iyo din naman. So ano ito? Pwede bang ang pananampalataya ay maibigay mo sa iyong anak? Pwede bang ang pananampalataya mong personal ay maibigay mo sa ibang tao? Hindi po, pero oo. Yan na naman si Brother Ray. Okay. Para po mag-isip kayo ng gusto. Okay? Hindi mo pwedeng ibigay ang iyong pananampalataya, pumirma ka ng isang dokumento at sabihin mo, magmula ngayon yung pananampalataya ko ay dinodonate ko na sa aking anak. Signed. Hindi pwede yun. Di ba? Meron tayong mga personal na pananampalataya. Kung nanampalataya ka, kailangan manampalataya din yung anak mo para maligtas siya. Hindi pwedeng naligtas siya dahil lamang sa sarili mong pananampalataya. Sabi ni Brother Benham yan, di ba? So, you might say, di ba, Brother Ray, pag sumampalataya ka, sabi sa Biblia, iotang yung sambayan ay maliligtas. Pero pinaliwanag ni Brother Benham, mananampalataya ka para sa iyong sambayan na sila'y magkaroon din ng pananampalataya. At yung pananampalataya nila, dahil sa pananampalataya mo, ay i-honor ni Lord at sila'y maligtas. Intindihan nyo? Yun ang tamang application. Alright, so, hindi pwede yung pananampalataya ko, iabot ko ngayon kay Justine. At sabihin ko, Justine, sa'yo na to. Hindi ganoon. Pero, ang pananampalataya ay pwede mong ipamana sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang uri ng pamumuhay. Okay. So, iba yung ipinamana mo by influence dun sa ibinigay mo as a donation. So you don't give it as a donation, but you can pass it on through a life that is worthy of the gospel. Sa pamagitan ng impluensya mo, nakita niya sa kanyang paglaki sa buhay mo, nakita niya sa pagharap mo sa mga sitwasyon, nakita niya sa pagharap sa mga sari-saring hamon ng buhay, kung paano ka naging matatag at nang hawakan sa salita ng Diyos, hindi nagkompromiso, amen, nag-alay, nagsakripisyo ng maraming bagay just for the sake of being able to stay in the faith. Nakita ng anak mo yun. And then that has an influence in his life na siyempre, yung nakita niya ay kanyang tutularan. O kaya yung magnanasya sa na magkaroon ng ganung klase din ng pananampalataya. And so that way, you are able to pass on your faith. Iyon ang nangyari kay Timothy. Galing sa lola niya na si Lois. Alright? Pinakita ang tama example. Inimpluensyahan si Eunice. Hallelujah! At nakuha ni Eunice yung ganung klase ng pananampalataya. Praise the Lord! Hindi man kayo mabigyan ng pamana ng iyong nanay na mapipresyohan mo ng malaki. Ang pamanang pwedeng ibigay ng isang tunay na believer na ina ay ang pananampalatayang katulad nitong kay Lewis na hindi mo pwedeng lagyan ng tag, hindi mo pwedeng lagyan ng katapat na presyo dito sa ibabaw. Priceless ang sabi nga nila. Saan ang ibig sabihin nun? Amen? Merong mas dakilang pamana na maibibigay ang tunay na mga mananampalatayang nanay sa kanyang mga anak kesa sa pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa. Anong sinabi nung rancho na ipapamana ni Doña Conchita? Diba? Praise the Lord. Joseph, diba? Anong sinabi noon? Kahit na ba si konti lang inaalagaan yung mga babuyan doon sa Pampanga ngayon, ang importante doon, meron siyang pananampalatayang pang-rapture. Mas mahalaga yun, di ba? Kaysa doon sa kung anumang, di ba,
pinamana sa kanya o inaalagaan niya yung mga hayop. Amen? Marahil yung ating mga tinatangkilik walang sinabi kumpara dun sa mga pamana ng mga kilala nating mga sikat na tao. Pero spiritually, meron tayong namana na pananampalataya. Hallelujah! Na pwedeng maging dahilan para maging tagapagmana ka ng lahat ng bagay, maging tagapagmana ka ng lupa. Ang sabi, the meek shall inherit the earth. Pagka yung mga pamana ng mga mayayaman ay wala na, ikaw ang magiging tagapagmana ng lupang ito. Dahil sumampalataya ka sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. And think of what you mothers can do. Amen? Kaya, parangalan natin ang ating mga nanay. Amen? Na sila po ay instrumento ng Diyos para magbigay ng ganyang klase ng pamana sa atin. Alright. So, ang tanong ko, mga nanay na naririto, is your faith worth passing on to your children? Yun eh, di ba? Kasi walang duda, may mga pananampalataya tayo. Pero ang pinag-usapan natin, klase ng pananampalataya, katulad nung kay Timothy, na walang pakunwari, na patunayang pananampalataya. Eh kung ang pananampalataya mo, kunting pagsubok, eh, umaayaw ka, nagbabackslide ka, nanlalamig ka, huwag mo ipamana yan, naku, please. Eh kunting mahirapan, ayawan ka na, tatampo ka na kay Lord. Please, huwag mo ipamana yan. It's not worth passing on to your children. But if you have a faith like that of Lois, amen, ay pinasa kay Eunice at pinasa kay Timothy. Sabi ni Pablo sa Acts chapter 16, tingnan nga natin. Si Pablo ay nagsisimula na sa kanyang second missionary journey. At naghahanap siya ng makakasama sa kanyang pagmimisyon. At sabi sa Acts chapter 16, verses 1 to 2, titignan natin, sabi, and then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus. Right? Ito rin yung Timothy na kinakausap ni Pablo dun sa sulat niya kay Timoteo. So sabi, nakakita raw itong si Pablo ng isang disipulo ng pangalan ay Timoteo, the son of a certain woman, which was a Jewess and believed, but his father was a Greek. In other words, did not believe. So, meron siyang nanay na believer at tatay na unbeliever. Alright, so, maingat ang scripture na banggitin ito dahil pinapakita dito yung bisa ng impluensya ng nanay sa kabila ng meron siyang asawang unbeliever. Na higit siyang naka-impluensya sa kanyang anak na si Timothy. I mean, hindi mo pwedeng ikatwiran na, eh, kasi unbeliever si tatay, kaya hindi ko nga ipakita yung tamang desisyon at tamang aksyon at tamang impluensya. Hindi iyon dahilan. Mas lalong makikita ang kaibahan mo pag meron kang asawang unbeliever dahil by that, they can see the contrast. Ito ang mananampalataya, ito ang hindi mananampalataya. Ano ang makaka-impluensya sa anak mo? Yung buhay mo na mananampalataya o yung buhay ng asawa mo hindi mananampalataya? At narito si Nanay Eunice. Amen. Siya yung tinutukoy dito. Hallelujah. Nagkaroon ng higit na impluensya kay Timothy nang sabi sa verse 2 ay ganito. Alright, which was well reported of, si Timothy daw, ay magandang ulat by the brethren that were at Lystra and Iconium. Magandang ulat, magandang balita nila, magandang patotoo ng batang yan. Hallelujah! Unbeliever ang tatay, pero magandang patotoo ng batang yan. Bakit? Kasi yung impluensya ng pananampalataya ng kanyang nanay ay napakalaki sa kanyang buhay na yun ang humubog sa kanyang pagkatao. At sabi sa verse 3, him would Paul have to go forth with him and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Alright, para, kumbaga, para maintindihan nila, para magkaroon ng palatandaan na hindi siya impluensyado ng tatay niya, kundi siya ay nagdesisyon, amen, na sumunod sa pananampalataya ng nanay niya, nagpa-circumcise na siya.
Hallelujah. But the point here is, siya ang pinili ni San Pablo na makasama sa kanyang missionary journey. Maingat na maingat na si San Pablo ngayon dahil nung una ay nagkaroon siya ng problema dun sa dati niyang kasama. And so I'm sure he would be more careful this time sa pagpili ng kanyang mga kasama sa pagmimisyon. At para piliin niya si Timothy na noon niya lang nakita, pero dahil sa magandang ulat, magandang patutuo ng batang ito, it speaks volume about the character that Timothy had. At yun ay dahil saan? Pamana ng isang inang mananampalataya. Praise the Lord. Kung kayo'y bunga ng pananampalataya ng inyong mga ina na narito, pwede ba yung taas niyo ang inyong kamay, mga kabataan na narito? Amen. I can raise my hand. Amen. Dalang nanay ko ay malaking impluensya sa aking buhay, sa aking patutuo. At pinaparangalan natin ang ating mga nanay na mananampalataya ngayon. Palakpakan natin sila. Amen. Praise the Lord. Happy Mother's Day. Alright. Now, punta tayo ngayon dito sa verse 2. Pansinin natin 33 verse 2. Okay, so blessing. Mapabilang ka pa lang sa nanay na ganun. Meron ng blessing na hatid yun. Pero sa kabila noon, sabihin, maliban doon, pinanganak ka na ng isang inang mananampalataya, pero don't stop there. Huwag mo isalig ang lahat doon sa pananampalataya ng nanay mo. Pag naharap ka na sa salita ng Diyos, then, amen, i-exercise mo yung faith ng nanay mo na nakita mo sa nanay mo, di ba? Meron ka pang higit na blessing na matatanggap sa pamamagitan ng ano, kung paano ka magre-respond sa salita ng Diyos na iyong naririnig. Paano ka magiging masunurin. Amen. Base dun ngayon ang iba pang blessing na matatanggap mo. Alright? Hayaan nyo sabihin ko, ang election ay by grace. Pero yung blessing na matatanggap natin habang narito tayo sa ibabaw ng lupa at hanggang doon sa kabilang buhay, yung ating mana ay depende sa ating behavior at pagsunod sa salita ng Diyos. Alright? Remember that. Ang election ay biyaya. Wala kang kinalaman dito. Walang nagdesisyon sa atin na ako'y magiging bride. Pinili lang tayo ni Lord. Pero yung mga blessing na iyong matatamasa bilang bride habang nandito ka ay base sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos. Alright, sana malinaw yun. At makikita natin yan dito sa paggagawat ni Moses ng mga blessing sa iba't ibang tribo ng Israel bago siya mamatay. Alright, so verse 2, mag-review muna tayo sandali. Sabi yan, he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir. So yung paggagawad niya ng blessing na sinimulan niya sa pagpapaalala sa kanila kung paano dumating ang Panginoon. At ang sabi niya, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery law for them. Ano ito? Larawan ng pagsikat at paglubog ng araw. Ang pagdating ni Lord para ibigay yung kautusan, pag-aralan natin yung nakaraan, ay parang pagsikat ng araw na sumikat sa bayan ng Diyos. Alright? Sino makakapigil sa pagsikat ng araw? Wala. So ang sinasabi ni Moses dito, yung batas na dumating sa inyo, yung kautusan, dumating yan dahil ginusto ni Lord na dumating. Amen? At yung blessing na inyong matatanggap ngayon sa pamamagitan ko, ay darating din sa inyo dahil gusto ibigay ni Lord, hindi ito galing sa akin, ito'y galing kay Lord. Kung paano nga sikat ng araw ay hindi nyo makokontrol, ganun din itong blessing na ito ngayon na aking igagawad sa inyo. Alright, so pinalala niya, dumating siya with 10,000 of saints. Gaya ng sabi ko noong nakaraan, nito lang huling mga sandali ng buhay ni Moses niya ito pinaliwanag na nang dumating pala si Lord para ibigay yung 10 utos, o yung kautusan, ay meron siyang kasamang mga banal. Ang alam lang ng mga tao, kumidlat. Diba? Kumulog. Lumindol dun sa bundok habang nandun si Moses at kinakausap ni Lord at binibigay sa kanya yung kautusan. Pero lingit sa kanilang kaalaman, si Lord pala sa pagbaba ay may kasamang mga banal. At pinakita ko sa inyo na may mga pagdating ang Panginoon
sa mga espesyal na pagkakataon na may kasama siyang laksa-laksang mga banal. Alright? Hindi sa lahat ng pagkakataon, may mga pagkakataon na darating siya sa simpleng paraan at walang ganong manifestasyon. Pero usually, pag merong tawag dito, nakikitang manifestasyon like ulap, o kaya kidlat, o kaya kulog, o lindol, o apoy, usually, dapat markahan nyo yung pagkakataong yun because this is very special. Dahil meron siya ay pinararating at ginagawa niyang saksi ang paligid para, amen, na ito, ipaalam ng pagdating niyang ito ay merong malaking panukala. Alright, so nung dumating siya para ibigay yung kautusan, may kasamang mga anghel, ay may kasamang mga banal. Hallelujah, and I believe, amen, na yung mga banal na yun, you know what? I believe sila ay mga theophanies nung mga taong dinatnan niya. Dahil yung mga theophany ay yung bahagi niya ng mga banal din na nagre-represent sa mga taong nasa lupa, amen, doon sa langit. Katulad ng, talo na tayo dito para hindi ko na puntahan yung iba pa. Sa ating panahon, hindi pa dumating siya ulit ng merong ulap? Dumating siya ulit ng merong pag-uga? Sabi ni Barabanam, dumating yung anghel, bumisita siya, sabi, merong kulog na, amen, dumating. At pagkatapos ay ano, natapyas yung mga tuktok ng mga bundok doon sa Arizona kung naroroonan niya. At yung mga tuktok ng mga puno ay natagpas. At ang sabi, nung bumaksak yung mga bato ay nasa courting pyramid. What's that? Pagdating ng Panginoon. The coming of the Lord. Yun yung pagdating ng mga anghel para siya i-pick upin. At utusan siya upang ihayag ang pitong tatak. What's that? The coming. Alright? The coming. Kung dumating siya dun sa sanay na kasama ang laksa-laksang anghel, you can be sure dito sa pagdating niya ito dahil merong physical manifestation, visible manifestation. Gusto niya sabihin, may importante akong gagawin sa pagdating ko ito. This is not just another coming. Hindi ito pagdating lang ng, you know, ng furtherance of the word from Luther to Wesley or from Wesley to Pentecost. Hindi lang ito pagpapalit ng dispensasyon. But this is the coming para aking angkinin yung aking tinubos dun sa Kalbaryo. Hallelujah! This is not just the coming of the Spirit in Pentecost, but this is claiming time. Hallelujah! Siya'y dumating, hallelujah, doon sa Mount Calvary, which started the Grace Age, amen, na meron ding laksa-laksang mga anghel, o mga banal, I should say. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Pagdating niya, praise God, hindi nakita ng mga tao, pero meron ng mga nakaabang na mga theophany at pumunta siya doon sa impyerno at kanyang binuksan yung kulungan ng mga mananampalataya ng araw sa Old Testament na nag-aabang sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay pinakawalan niya, ano nangyari? Yung mga theophany niya ay pumasok doon o yung kaluluwa ng mga tao ngayon na nandun sa, amen, sa impyerno ay nakipag-isa sa kanilang theophany at nakita sila ng tao dito sa ibabaw ng lupa for 40 days. Amen. Ano yun? Dumating din siya. May kasamang laksa-laksang mga banal. Yes. Surely, kung dumating siya doon sa pagdating niya para sa batas na may kasamang mga banal, lalo na sa pagdating niya para bigyan tayo ng biyaya. At pinatunayan niya yun, pinakita pa niya sa mga saksing pinili na meron siyang mga kasama. At nung siya umakyat, sinama niyang umakyat. So, langit! Amen! Lalo pa ngayon na kanyang lulubusin na ang kanyang pagtubos. I believe may kasama siyang laksa-laksang mga anghel. Kayo din yun sa anyo ng inyong mga anghel. Sa inyo ng inyong theophany. Sabi ni Barabaram, yun yung spiritual part of you na nilampasan nyo at kayo dumiretso dito sa katawan. Pero yun ang dahilan kaya naintindihan yung message because you hear from your theophany. Hallelujah. So praise God, merong unang sumasagot ng amen bago nyo i-register dito sa lupa. Mas mabilis sumagot ng amen yung theophany kaysa doon sa, dito sa ibabang lupa. Kasi doon sa kabilang dimensyon ay mas mabilis ang kilos. Kaya mas mabilis mag-amen yun. Amen.
Hallelujah. Mas madaling mag-catch up yun. Bago pa matapos si Brother Ray, alam ko na yan, sabi ng tiyopan ninyo. At siya'y nagtatransmit ng pananampalataya. Manampalataya ka dyan. Itong ibig sabihin niya. At yung binhi mo dito sa puso mo ay tumutugon lamang. Hallelujah! Bakit? Kasi dumating siya sa ating panahon kasama ang mga banal. Kasi be the name of the Lord. Amen. Gusto ko lang sabihin niyo sa ganun para maging tunay sa inyo. Kasi ang fellowship natin ay hindi lang sa mortal ngayon. May mga bahagi tayo na nagpe-fellowship sa ibang dimensyon. Praise the Lord. At yung kanilang fellowship ay nakaka-apekto sa atmosphere ng fellowship natin dito. Praise the Lord. Hallelujah. Kung walang kasiyahan yung mga theophany natin doon sa kabilang atmosphere. Sabi ni Brother Ben, hindi nyo nakikita, but nandiyan lang sa bandang ulo ninyo ang inyong theophany. Sa ibang dimensyon. Nalala na nung siya pumunta behind the curtain of time, nakita niya yung kanya sarili doon sa kama. At ang sabi niya, yung lugar na yun, yung aking theophany, nandun lang sa bandang hamba ng aking pintuan. Hallelujah! So, in the name of the Lord, ting pupunta kayo sa church, alalahanin niyo yan, nandyan lang sila. Oh, God! Amen! At kapag ang theophany na excite at na-stimulate ng revelation, you know, tinatawag niya na tayo. May kung ano tayong nararamdaman, parang gusto na nating umuwi. Gusto na nating matapos na, hallelujah, itong sanglibutang ito at pumunta na tayo sa ating tunay na tahanan. What's that? It's a theophany calling us! Calling us! Influencing us! Sinasabi sa atin, merong mas magandang lugar kesa dyan. Huwag kang mag-agsaya ng panahon mo dyan. Huwag mo ilagak ang iyong mga pangarap sa pinag-aralan mo sa lupa. Hallelujah! Huwag mo iasa ang iyong kinabukasan sa anumang pangako ng sanglibutan. And there's a better place, a better world. A better life. Amen. Jesus, thank you, Lord. At yun yung representative, representation ng babae na kinausap ni Lord dun sa balon. Sabi niya, kaya nagawa niyang ma-recognize si Jesus dahil may representation siya sa langit. At yung representation sa langit ay may representation sa lupa. Ano yun? Yung binhi na nasa babae. Hallelujah! Meron siyang anghel dun sa langit. At yung anghel ay may binhi sa lupa. Saan yun ang kaluluwa ng believer na narito sa ibabaw ng lupa at yun ay nagko-communicate. Praise the Lord. Yung mga Pariseo, Saduceo, sabi ni Barbanam, they did not have any representation. Kahit anong makita nilang himala, kahit anong patunay sa scripture, kahit anong fulfillment ng scripture, walang dating sa kanila. At ang sabi nila, itong taong ito gumagawa ng himala, nagpapalayas ng Diablo sa pamamagitan ng prinsipe ng mga Diablo, Belzebub. Ang sabi nila, he's a madman. He's a mind reader. Pero sabi ng babae, na prostitute, mapangit ang buhay na panlabas. Ang sabi niya, makita niya minsan. Sabi niya, I perceive that you are a prophet. Hallelujah! Anong kaibahan? Representation! Anong kaibahan? Binhi! Glory to God! Hindi yan nakikita sa unang bungad na malinis yung buhay, maganda yung patotoo. Iharap mo sa salita ng Diyos sa panahon. Diyan mo malalaman kung yan ay may binhi, kung anak ng Diyos o hindi. Dahil yung mga Saduceo, Pariseo na maganda ang buhay, wala kang maipintas sa kanila, piling-pili, iniingatan ng lahi. Pero nung maiharap sa vindicated word of the hour, lumabas yung tunay na panloob na buhay nila. Kasi masamang mga salita, laban sa salita ng Panginoon, ang lumabas sa kanilang bibig, panunumpa at akusasyon. Samantala yung babae na pinandidirihan, anong lumabas sa kanya? Sa kanyang bibig lumabas ang salita ng pananampalataya. Hallelujah! The difference is representation. Pagdating ni Kristo, kasama niya yung theophany ng babae. Blessed be the name of the Lord.
Alright, so he came with 10,000 of saints. Binasa ko sa inyo ibang mga scripture na papatunay. Pag dumarating siya, may kasama siyang mga laksa-laksang anghel. Alright, at mga banal, I should say. So verse 3, sabi, yea, he loved the people. All his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Sabi niya, he loved the people. Patuto ni Moses. He loved the people. Kaya siya dumating eh. Kaya niya dinala yung salita niya eh. Dahil mahal niya kayo. Yun ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Isipin niyo ito. Ito ang sinasabi ni Moses sa kanila. Bakit kayo pipiliin? Ba't kayo pipiliin ni Lord sa kabila ng inyong mga kahinaan? Yung tigas ng ulo niyo yan. Diba? Ilang beses siyang sinubok. Amen. At nakita kayo ng katigasan ng inyong leeg. Amen. Sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon sa buong panahon ng paglalakbay. Pero minahal pa rin kayo ni Lord. Pinili pa rin kayo sa kabila ng inyong kainan. Anong dahilan? Because He loved you. You see? Praise the Lord. Bakit kayo naririto? Bakit kayo niligtas? Samantalang marami sa inyo ang nasa puso nyo. Bakit ako, Lord? Ako na ganitong buhay. Ako na ganitong nakaraan. Marami kong kilalang mas mababait at mas disiplinado, mas inalagaan, iningatan ng kanilang mga magulang. Praise the Lord. Walang kinalaman yung pinag-uusapan natin ay ano, election dahil sa inibig ka ng Panginoon. Hindi dahil sa kabutihan mo. Amen. Sabi ni Moses, he loved the people. He loved, minahal niya. Kailan? Before the foundation of the world. Blessed be the name of the Lord. Sabi sa Biblia, di ba, paborito kong scripture ito, nang tayo mga makasalanan pa, ay namatay siya para sa atin. Hallelujah. Hindi niya tayo inibig dahil sa mabait tayo, dahil sa tayo ay pino, dahil tayo ay magandang uri ng tao, pero minahal niya tayo dahil pinili niya tayo before the foundation of the world. Minahal ka niya kung ano ka. Sa kabila ng mga kahinaan mo na nakita niyang lilitaw sa ibabaw ng lupa. But before the foundation of the world, sinulat niya na ang pangalan mo sa aklat ng kordero ng Diyos. Hallelujah! Sabi nga ni Brother Benham, anong klase ng pag-ibig? Yung pag-ibig ng Diyos? Elective love. Hallelujah! He loved the people. All His saints are in thy hand. And they sat down at thy feet. The saints are in thy hand. This is a very powerful statement. Pinag-isipan ko ang lalim ng ibig sabihin nito. Lahat ng mga banal. Ang sinasabi niya sa mga Israelita, amen, bago niya sabihin ang mga blessings, sabi niya, tandaan niyo, minahal niya kayo, at hindi lang yun, kayo'y nasa kanyang kamay. Kayo'y nasa kanyang kamay. At ang sabi ng ating Panginoon, amen, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay walang makakaagaw sa aking kamay. Sa ibang banda, ang sabi niya, walang sino mang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama. Ibig sabihin, yung kamay ng Ama sa kayong kamay ng anak, iisa. Amen. And what security it is, pagka ikaw ay, amen, nasa kamay ng Diyos. Hindi ka pwedeng maagaw. Hindi ka pwedeng mapahamak. Ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pagsubaybay, araw at gabi. Ikaw ay nasa pangangalaga niya. Ikaw ay nasa pag-iingat niya. Yun ang sinasabi niya, Israel, huwag niyong kalimutan. Kayo ay pinaburan ng higit kesa sa ibang bayan dahil kayo ay nasa kamay ng Diyos. Right? Para patunayan sa inyo. Meron silang pagkain, mana na kinakain. All over this Exodus. Amen? Bumaksak yung mana para pakainin sila. Isang klase ng pagkain. Pero yung pagkain yun, amen, yung naging sapat para magbigay ng lahat ng kailangan nilang sustansya sa kanilang katawan para hindi sila magkasakit at manatili silang malusog sa buong paglalakbay. Ang sabi sa Biblia, walang isa man sa kanila ang nanghina. Samantalang, tinapay lang, mana lang na galing sa langit ang kinakain nila araw-araw. Amen. Kumbaga sa pag-iisip ng tao, bay, baka
baka masobrahan sila sa ganitong elemento. At dahil doon, magkaroon ng imbalance yung nutrients sa kanilang katawan at dapuan sila ng sari-saring sakit. Amen. You see, nandun yung pag-iingat ni Lord. Yun yung kaibahan noong ikaw ay nasa kamay, dun sa wala sa kamay. Amen? Si Daniel at si Shadrach, Meshach, and Abednego ay nasa kamay ng Diyos nung pumunta sila sa Babylon nung sila kidnapin, sabihin na natin. At dinala sila sa Babylon, hallelujah, at nung sila'y pakakainin na ng pagkain ng hari, ang sabi ni Daniel, hindi ko dudungisan ang aking sarili ng pagkain ng hari. So Lord, hindi ako inom ng alak ng hari, hindi ako kakain ng pagkain ng hari. Ang sabi niya, gulay lang. Praise the Lord. At ang sabi niya, tignan natin pagkatapos ng ganito karaming araw kung sino ang mas malusog, kung hindi ako iingatan ng aking Panginoon. You see, ang pagkain ng hari, pinakamasasarap yan. Pinakapili. Kumbaga, pinag-aralan ng mga doktor nila yan at eksperto ng pagkain para yung mga taga-palasyo ay may natiling malulusog at namumula ang pisngi. Amen. At healthy, nasa peak ng kanilang, ng kanilang kondisyon. Pero si Daniel, amen, ay hindi nagparungis, hindi siya pumayag na siya'y madampian ng pagkain ng hari. Pero dahil siya'y nasa kamay ng Diyos, sinong naging mas malusog pagkatapos ng ilang panahon? Amen. Si Daniel. Hindi po yan sa kinakain. Ngayon, wala kayo? Right, sabihin nyo, delikado tayo. Matagal na tayo nagdidildil sa asin. Tagal na tayong nagtutuyo at nagdadaing. Di ba? Pagka naaamoy nyo yung niluluto doon sa kapitbahay, may kaldereta na naman na yung niluluto ng kapitbahay natin. sabi ng nanay mo, daing naman yung sa atin. And you might say, kaya pala, yung mga mayayaman, sila yung malulusog. No, ang totoo, yung mayayaman na maraming kinakain, sila yung may high blood, may diabetes. Kung ano-anong karamdaman. But it's not even that. Hindi mayaman at mahirap pinag-usapan natin. Ang tanong eh, nasa kamay ka ba ng Diyos? Hallelujah! Praise the Lord! Mana lang na nahulog araw-araw, pero nagbigay ng sapat na sustansya para manatili silang malusog. Meron silang mga pangyapak, ang sabi, kung titignan nyo, kapareho ng brand ng mga taga-Egyptian. O marahil dahil sa mahirap sila, mga alipin lang sila dun sa Egypt dati, siguro sa okay-okay lang din na nakuha yun. Hindi sila maka-afford ng mga branded na binibenta nila dun sa syudad ng Egypt. Pero, napansin nyo ba? Dahil sila ay nasa kamay ni Lord, yung kanilang pangyapak, ang sabi, ay hindi napupudpod. Hallelujah! Yung kanilang mga damit ay hindi kumukupas. Ang dahilan, nasa kamay kayo ng Diyos. You are loved and you are in the hands of God. Oh, mga kapatid, hallelujah! Pasalamatan natin ating Panginoon kung alam natin na tayo ay nasa kamay niya. Kahit gano'ng kasalat tayo sa mga material na bagay, importante, nasa kamay tayo ng Diyos. Kaya niya tayo ingatan. Hallelujah. And they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Sitting down at the feet of God. Ito po isang napakalaking pribileyo. At ang sabi ni Moses, yun ang ginawa niya. Pinaupo niya kayo sa kanyang paanan nung bumaba siya para ibigay yung kautusan sa inyo. Para bang ngayon, kayo nakaupo sa paanan ng ating Panginoon habang nangungusap siya sa pamamagitan ng inyong lingkod. But you are at my feet at nakikinig. Hallelujah. Ang naalala ko dito, ay yung eksena sa Luke chapter 8, verse 35. Unang-una, tungkol dun sa maniac of Gadara. Sabi sa verse 35 ng Luke chapter 8, kung titignan natin, sabi, then they went out to see what was done. And came to Jesus and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet
of Jesus. At ang sabi, clothed and in his right mind. And they were afraid. Kumbaga namangha sila. Kilala nila yung taong yun. Mapanganib yung taong yun. Iniiwasan yung taong yun. Dahil lahat ng madaan doon sa kanyang kinaroroonan ay sinasaktan niya. Napakalakas ng taong yun. Bakit? Kasi inaalihan ng napakaraming demonyo. Amen. Pinipiktas niya ang tanikala. Lumalakad siya sa apoy. At hindi siya mapigilan ng mga tao. Siya'y nakubad. Wala sa kanyang sariling katinuan. Pero nung siya'y nandun na sa paanan ng ating Panginoon, ang sabi, siya'y nakabihis na at nasa katinuan na. Hallelujah. What's that? Ang sinasabi ni Moses, praise the Lord, dating wala kayo sa katinuan, hindi nyo alam ang kalooban ni Lord. Pero nung dumating ang kanyang salita, naipahayag niya ang tamang pagsamba, tamang paraan ng approach sa Panginoon, tamang pakikipagkapwa-tao. Yun ang laman ng kautusan, right? Amen. Relasyon vertically, relasyon horizontally. Amen. Tamang, tawag dito, behavior, pag-uugali. What's that? Yun ang nagpakita ng tamang pag-iisip, tamang katinuan. Hallelujah. Dumating siya para bigyan ng tamang katinuan ang Israel. Amen. At nasaan sila ngayon? Nasa kanyang paanan. Na nasa mabuting, nasa katinuan. Katulad nitong lalaking ito, nakadamit na at ngayon ay nasa katinuan sa paanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. And sasabihin ko sa inyo, kung kayo nasa katinuan talaga, amen, ang pinaka-paborito niyong lugar ay sa paanan ng ating Panginoon. Sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Hindi kayo nang hinayang, naku, sayang, sana nakapagpamasyal na lang ako muna, di ba? Palagi na lang trabaho. Amen. Pasyal, makapag-mulling muna lahat. Pagpapipiliin ka, pasyal o salita ng Diyos, pananambahan. Amen. Sa isang tunay na believer na may tamang pag-iisip. Amen. Wala nang dapat pag-usapan. Hindi mo na dapat itanong. Amen. Kumbaga, wala namang kahirap-hirap yung tanong mo. Tinatanong pa ba yan? Siyempre sa salita ng Diyos. Siyempre sa pananambahan. Amen. Dahil binalik na ni Lord ang tamang katinuan sa atin by the baptism of the Holy Spirit, by the revelation of the Word na dumating sa atin. Amen. Lahat ng iba pa, amen, na walang salita ni Lord at walang Espiritu ng Panginoon ay ano? Mga baliw. Amen. Tay-tay lang, pero yun ang totoo. Ha? Pagmunta niyo, pagsampa niyo sa jeep, pagsakay niyo sa jeep, yung mga kasama niyo, baliw. Amen. Bakit? Kasi alam natin, dahil tati tayong baliw. Nung hindi pa natin alam ang Ebanghelyo, wala pa sa atin ang Espiritu ng Panginoon ng buhay ni Lord. Ang takbo ng isip natin ay ayon sa sanglibutan ito. At nabuhay tayo na tila mga anak ng pagsaway. O pagsuway, right? Hindi tayo pinanganak na anak ng pagsuway, but we were by nature, by our old nature, amen, like the children of disobedience. Dahil yung old nature natin ay katulad ng mga taga-sanlibutan ngayon. Mabuti na lamang at binago ni Lord ang ating pag-iisip. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng bautismo ng Espiritu Santo, now we have the right mind. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, pagka inalis na ni Lord ang bride, ano mangyayari? Ang lupa ito'y magiging kulungan ng mga lubusang nabaliw na tao sa ibabaw ng lupa. Amen? Of course, maliban na lang sa mga Hudyo na makakatanggap. Pero ang Gentile world, think of it now. Ngayon pa lang na naririto tayo. Amen? Ay, kabaliwan na ang nakikita natin sa kabi-kabila eh, di ba? Praise the Lord. Kabaliwan sa politika, kabaliwan sa eskwela, kabaliwan sa iglesia. Because they don't have the real baptism of the Holy Spirit. At kayo na lang, ang totoo lang, kayo na lang ang pumipigil para
hindi nila lubos na ma-express yung kanilang kabaliwan. Pero pag tinanggal na kayo ni Lord, isipin niyo ang mangyayari. Aalagwa sila sa kanilang pagkabaliw at gagawa sila ng mga bagay na hindi niyo isipin kaya nilang gawin. Sino gusto maiwan? Praise be to God. Salamat na binigay ng Diyos sa atin ang kanyang sariling pag-iisip and we're sitting at His feet. Sitting at His feet. Hallelujah. Habang may biyaya pa, kung meron diyang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, tumakbo kayo, magmadali kayo. Amen. Umupo kayo sa paanan niya. Dahil ngayon ay malamlam pa ang kanyang mata at mabiyaya pa siya. Isa sa mga araw na itong sabi yung paang yan ay magiging parang, tawag dito, binuling tanso. What's that? Speaks of judgment. At pagdating ng araw, sa araw ng judgment, meron pa rin mga tao upo sa kanyang paanan. Pero hindi na para bigyan sila ng biyaya, kundi para hatulan sila. Kaya ngayon, habang ang kanyang, praise the Lord, ang kanyang paa ay duguan pa rin. Ang kanyang paa ay meron pa rin butas ng pako dahil sa Kalbaryo. Ialay na natin ang ating buhay. Lumapit na tayo sa kanya. Tanggapin natin ang kanyang pagliligtas. Dahil narating araw, magta-transform yung kanyang paa. Amen. Patungo sa isang binuling tansong mga paa na kumakatawan sa kanyang paghatol. At sa pamamagitan ng tansong yan, ng paang yan, amen, ay kanyang yuyurakan lahat ng mga tumanggi sa kanyang pagliligtas. At maghihiganti siya sa mga, amen, kumalaban sa ebanghelyo ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Luke chapter 10, verse 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Si Martha ang tinutukoy, may kapatid daw siya. Ang pangalan ay Maria na nakaupo sa paanan ng ating Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. At si Martha ay nagreklamo sa ating Panginoon. Ang sabi, Panginoon, bakit mo hinahayaan na narito kundi ako magkanda ugaga? Yung kapatid ko, nakaupo lang dyan, nakikinig sa iyo. Amen? So gusto niyang sawayin yung kanyang kapatid. Pero sa totoo lang, pati si Lord, sinasawayin niya. Bakit? Kasi sinasabi niya, ikaw naman, hindi mo sinasabihan. Diba? Narito ko, hindi ako magkanda ugaga. And gusto kong linawin ang aking sarili. Kasi kanina, parang sabi ko, meron tayong mga sister doon na nandun sa kusina. Habang nandito tayo, nanginginain, nasa pana ng ating Panginoon, makikinig ng salita ng Diyos, meron nagluluto doon sa kusina, meron nag... You know, nagpuputol ng sibuyas, hihiwa ng sibuyas, nagpuputol ng sitaw at lahat. Now, ini-illustrate ko lang. Sabi ko, parang ganun yung eksena. Pero it's different kasi yung mga kapatid natin doon, kailangan nilang gawin yun at hindi yun ang schedule nila ng service. Ngayon ang schedule nila. Diba? Kung yung mga nagpuputol doon, pagkatapos na magputol, eh, parang, okay na. Tapos na yung spiritual duty ko, uwian na. At hindi na umaten ngayon. Abay, may question ako doon. Pero, kung sila ay nandito ngayon, habang nandun sila kanina, habang umiiyak dahil sa paghiwa ng sibuyas, ay umiiyak din yung puso dahil sa kagalakan sa kanilang naririnig. At kung pwede lang, gusto nila nandito sila. Amen? So, iba yun. Hindi natin pinaparinggan kanina yung mga nandun sa kusina. Hindi natin sinasabing parang si Martha sila. Ha? So, sana hindi nyo ako na-misunderstand. Ang sinasabi ko lang, parang ganun yung eksena. Meron nagluluto ron. Meron nakikinig dito. Praise the Lord. Hallelujah. Ang totoo, praise God, I would suggest, ibang nakikinig dito, palitan nyo naman yung iba dun. Total, meron naman service sa hapon. Para minsan sila naman na maka-attend ng umaga. Amen. Sa ating service. Alright. But, the point is, ang sabi ng Panginoon, huwag mong pulaan yan. Martha, Martha, masyado ka marami, naliligalig sa maraming bagay. Hindi mo ba alam na yung pinili ng iyong kapatid ay yung bahagi na mananatili magpakailanman at hindi maaagaw sa kanya? Hallelujah. Yan po ang biyaya ng pag-upo sa paanan ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi ni Moises.
Itong blessing na ito na ibibigay ko sa inyo, galing sa pagbaba ng Diyos. The coming of the Lord. Binigay niya ang salita sa inyo para magkaroon kayo ng tamang katinuhan, para makapikinig kayo sa kanyang paghahayag ng kanyang kalooban at mga hiwaga. Amen? At pagkatapos, ang sabi niya dito, tuloy natin yung pagbasa. So verse 4, Moses commanded us a law, Deuteronomy 33:4, a law, even the inheritance of the congregation of Jacob. Si Moses ang sumulat nito, pero nung isulat niya, ang sabi niya, si Moses ay nag-utos sa atin ng kautosan. Siya yung sumulat, pero nung kanyang isulat, inilagay niya sa third person yung kanyang sarili. Si Moses ay sumulat, nag-utos ng kautosan. Ano yun? Nilagay niya ang sarili doon sa sinabihan ng kautosan. At iniwala ko, yan ang tamang attitude ng preacher. Pag nangaral siya, nilalagay niya ang sarili doon sa kanyang pinapangaralan. Amen? Si Moses ay nagbigay sa atin ng kautosan. Napansin niyo ba yun? Moses commanded us, sinama niya ang kanyang sarili, a law, even the inheritance of the congregation of Jacob. Ang tawag niya sa batas na dumating, amen, ang tingin ng iba ay ano? Bandage. Parang fanaticism. Diba? Kinukulong niyo yung sarili niyo dyan sa do's and don'ts. Yun ang tingin nila. Amen? Legalism. Pero kay Moses, ang sabi niya, ito ay pamana ng kongregasyon. Amen? So, depende yan sa tumitingin. Anong mensaheng ito? Ano ang mahigpit na pangaral, amen, para sa inyong paningin? Sa iba, iniisip nila, oh, mga panatiko kayo dyan, mga legalista kayo dyan. Pero kayo, anong tingin niyo dito? Ito ay pamana ng Diyos. Pamana. Ito'y nagmimistulang pader para proteksyonan tayo. Amen. Sa mga kasalanan ng sanlibutan. Para ingatan tayo. That's actually what it is. Amen. So, depende yan sa iyong tingin. Hallelujah. But Moses, amen, counted it as an inheritance na binigay ng Diyos para sa kongregasyon. Verse 5, and he was king in Jeshurun. Hindi sinabing king. Amen. In Jacob or in Israel, but Jeshurun. Dahil yung Jeshurun, nalaman natin doon sa pag-aaral natin ng mga nakaraang parte, ay nangahulugan ng a symbolic name for Israel describing her ideal character or upright one. Jeshurun, yun ay patungkol din sa Israel. Kaya lang, ginamit ni Moses dito para tawagin ng Israel na Jeshurun bilang pinaghaharian ni Jehovah. He is or he was king in Jeshurun. Ang tinutukoy niya ay yung espiritual na bahagi ng Israel. Minsan tinatawag silang Jacob. Children of Jacob. Alright? Mga anak ni Jacob. Israel. Jacob. Bakit? Kasi ano? Dahil meron silang bahagi na natural na punong-puno ng kahinaan at kapintasan. Pero pag sinabing Jeshurun, ang tinutukoy ay yung espiritual na bahagi ng Israel. Parang tayo, di ba? Minsan sabi ko, nangangaral ako, parang ang aking pinapangaralan ay mga Jacob. Parang puro na lang tayo kahinaan. Ano ba? Nakikita lang sa atin ng pastor, mga kahinaan natin. Hindi. Hindi naman. Kaya lang, nare-recognize ko na merong kayong pagka-Jacob sa inyong laman. At kailangan ko i-deal yun para ano? Para makita nyo kung ano yung dapat nyo isuko kay Lord, kung ano yung dapat nyo, amen, pagtagumpayan sa inyong pagkatao. Pero minsan naman, ang aral ko na parang wala kayong sala. Kaunti man, at sakdal kayo sa harapan ng ating Panginoon, hindi yung laman nyo ang tinutukoy ko, kundi yung inyong spiritual life, spiritual seed na nandun sa inyong kalooban, yung kaluluwa nyo na na-born again. Alright. So sabi niya, siya ang hari ng Jeshurun. Hallelujah. When the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together. 33 verse 6. Ito na yung sinasabing mga blessings. Sisimula na. Isa-isang tribu. Amen. Alalahanin nyo na nung bago mamatay si Jacob, ay nag-iwan na siya ng mga blessing sa kanyang mga anak.
Ruben, ganito ka. Simon, ganito ka. Di ba? Huda, ganito ka. Issachar, ganito mangyayari sa iyo. Amen? Gusto ko ipakita sa inyo na hindi nagtatalo yung sinabi ni Jacob at saka yung sasabihin ni Moses dito ngayon. Remember now, this is a blessing in a prophetic utterance. Mga blessing ito na igagawad ni Moses pero nasa anyo ng propesiya. Alright? At makikita nyo, hindi po pwedeng magtalo yung sinabi ni Jacob at saka yung sasabihin ni Moses dito. Kaya lang may paglilinaw dito ngayon sa mga sasabihin ni Moses. At makikita nyo parang may pagbabago dahil ano? Dahil meron ng maraming taon na lumipas mula kay Jacob patungo kay Moses. Alright, so tingnan natin. Kukumpara natin ngayon. Mabilis na mabilis. Sabi dito sa verse 6, let Reuben live. Remember si Reuben ang panganay? Let Reuben live and not die. And let not his men be few. Pagkatapos, wala na siyang sinabi. Na iba pa tungkol kay Reuben. Ibig sabihin, panganay, yan lang ang sasabihin mo. Yan lang ang blessing. Hayaan mo mabuhay si Reuben. Hayaan mong dumami ang kanyang angkan. Huwag mo siya hayaan na ma-extinct. That's all. Abay. Amen. Marahil kung kayo kay Reuben at nandun kayo sa paanan ni Moises bago siya mamatay, ginagawad ang blessing. Umaasa kayo, panganay ako, jackpot ako dito. Panganay ako, ako'y highly favored. Dahil ako ang bilang panganay kasi ikaw ang nasa posisyon para maging hari unang-una. Maging saserdote. Ano pa? May double portion ka sa lahat ng pamana. Pagkakain kayo sa panganay. Ganito po dati. Doble palagi yung sa panganay. Siguro ang tataba ng mga panganay dati. Kasi yun ang batas ng firstborn. At may pangako pa na sa panganay ay lalabas ang Mesiyas. Yun ang pangako. Firstborn. Sa lahi ng firstborn. Dadahan. Yung binhi na ipinangako sa babae sa Genesis. Amen. Na ano, nadudurog sa ulo ng binhi ng serpente. So kaya pinakaabangan nila yun eh. So kaya yung mga panganay. Amen. Meron silang ganung hula eh. Di ba? Naabangan nila baka sa aming lahi na lumabas. Pero nung igawad ni Moses, ang blessing kay Reuben. Mabuhay ka, Reuben. Dumami ang iyong lahi. Huwag kang ma-extinct. That's all. Bakit kaya? Reviewin natin ang sabi ni Jacob tungkol kay Reuben. Verse 3. Wala pa ba si Brother Reuben? Paano? Amen. Sabi dito sa verse 3 ng 49, Genesis. Alright. Let Reuben, or Reuben, should say, thou art my firstborn. Si Jacob ito, ha? Thou art my firstborn, my might, the beginning of my strength, the excellency of dignity, the excellency of power. Ano ito? Pinapakita yung posisyon ni Reuben bilang panganay. Dahil ikaw ay panganay, Reuben, ang posisyon mo, amen, ay sumisimbolo ng aking kalakasan, kapangyarihan. Ikaw ang pasimula ng aking lakas. Ikaw ang kahusayan ng aking dignidad at kahusayan ng aking ano, kapangyarihan. Praise the Lord. Because he's talking about the position now. Pero pagdating sa verse 4, pansinin niyo yung kaibahan. Now, Jacob is talking to the man, not the position, but the man. So you see, yung tao ang ipinupwesto doon sa posisyon. Pero hindi ibig sabihin na every time yung tao, yung kanyang buhay ay akma doon sa posisyon. Dahil sabi dito sa verse 4, si Reuben, yung pagkatao na ang tinutukoy, unstable as water. Pagkatapos sabihin, ganito, ikaw ang simula ng aking kapangyarihan, ikaw ang kausayan ng aking kapangyarihan, ikaw ang kausayan ng aking dignidad. Ikaw ang simula ng aking lakas. Pero ang sabi, ikaw is as unstable as water. Ang sabi sa Tagalog, para kang kumukulong tubig na umaapaw. Praise the Lord. Bakit ganun? At ang sabi pa dito,
Susunod na salita, thou shall not excel. Samantalang sasabi, thou art the excellency of my dignity. Excellency of my power. Pero sabi sa susunod, thou shall not excel. Ano ba talaga? Excel o hindi? Excel o inhale? Sorry. Ano ba talaga mag-excel siya o hindi? Yung pagkatao ay mayroong kapintasan, may kahinaan. Yung posisyon ay walang question dahil siya ang panganay. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa pagkatawag, walang problema ang sino man sa inyo kung talagang bride. Pinili kayo. Hindi yan magbabago. Pero sa inyong pamumuhay, sa inyong pagkatao, doon sa blessing na natatanggap nyo, amen, yan ba ay natatanggap nyo dahil sa kayo naging matuwid o kayo ay napagkakaitan ng blessing para sa inyo dahil kayo hindi naging mabait at naging masunurin. Kita nyo? Ang sabi, thou shall not excel, at pinagpatuloy, ang sabi dito, ito ang dahilan. Okay, bago kayo magtanong, bakit? Ito na ang sagot. Because thou wentest up to thy father's bed, and defiledst thou it, and went up to my couch. Sa madaling sabi, nagkasala ka ng incest. Sinipingan mo yung isa sa aking, sa isa sa mga babae ng yung tatay. At kahit pa babae siya, ang tawag dito, concubine siya, asawa pa rin siya ng tatay mo. Marahil na sa isip ni Ruben, abay, panganay naman ako. Ako na muna magiging tagapagmana ng lahat ng ito. Kaya, pwede na siguro, tal, malapit na mamatay si tatay, subukan ko na yung isang babae niya. Amen? Yung lalaki na dapat protektor ng kababaihan, ay sumalaula sa kababaihan. At ang Diyos ay nagalit ng gusto sa kanya na hindi yun nakalimutan ng Diyos. At ibinilang sa kanya kahit na paglipas ng maraming taon. Ganong kasama yung kay Lord. Incest. Hallelujah. At sabi dito, itong dahilan, kaya unstable ka kasi delikado ka eh. Dahil hindi ka mapagkatiwalaan sa babae. Are you listening to me? Hallelujah. You're unstable. Dinungisan mo ang higaan ng iyong ama. Hallelujah. Ah, pansin niyo ba? Walang sinabi tungkol sa mga privileges niya bilang firstborn. Di ba? Nansan na yung double portion? Nansan na yung dignity? Nansan na yung pagiging saserdote at pagiging hari? May walang binanggit. Bakit? Dahil sa kanyang naging behavior. Naapektuhan yung inheritance niya ng kanyang hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Pero napansin niyo ba, hindi naman tinanggal yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya lang naapektuhan yung blessing niya. Alright? Yung election, hindi magbabago. Pero yung mana, yung blessing, depende kung paano kayo susunod sa salita ng Diyos. Alright. 33 verse 6. Ulit natin yung pagbasa. Sabi ni Moses, let Reuben live and not die, and let not his men be few. Walang sinabi tungkol sa blessing, walang sinabi tungkol sa honor, walang sinabi tungkol sa dignity. Amen. He forfeited all of that. Amen. Alam nyo ba na walang isa man na judge o propeta o isa mang bayani ng pananampalataya na nanggaling sa lahi ni Reuben? All because of that sin. All because of that behavior. Bagamat nandun siya sa posisyon ng pagiging panganay, finorfeit niya yung kanyang inheritance. Hallelujah. Dahil sa kanyang ginawang pagkakasala. Hallelujah. You see, some people may actually be very gifted, but sometimes they mess their life up by joining up with the wrong crowd and doing things that are not convenient sa paningin ng ating Panginoon. Mga bagay na hindi dapat ginagawa. Diba? Maraming isang lalaki, talagang binigyan ng kaloob para mangaral. Mahusay mag-break ng salita ni Lord. At kapag binigay na yan sa iyo, hindi na yan babawin. Pero
kahit na meron ka niyan, pero kung ikaw ay gumawa ng kasalanan at sira mo yung patutumo at lahat, palagay mo gugustuhin pa ng tao na ikaw ay pakinggan? They will always think back of what you've done. You see? Bakit? Yung blessing na dapat dumaloy sa pamamagitan mo ay nawaawat dahil sa iyong pagsuway. Okay? Pero gifted ka pa rin. Pag nagsalita ka, amen, makukuha mo ang pansin ng iba. Bakit? Kasi you still have that gift. Pero wala nang impluensya mo na dapat taglay mo kung hindi mo ginawa yung bagay na yun. Marami tayong, amen, pero ako, mga kaibigan ng mga pastor, mga kilala, ministro na very gifted, pero dahil na-involve sila sa babae at lahat, sa kung anong mga kasalanan sa iglesia, ngayon, kahit gaano sila ka-gifted, kahit gaano sila kasarap mangaral at magturo, amen, wala nang mga tao na interesadong pakinggan sila. Because of that. Hallelujah. Sabi ni Barbara, ang aking sariling kapatid na si Howard, was gifted to be a preacher. Pero napabarkada siya sa maling barkada. At ngayon, dahil doon, hindi niya magamit yung gift na yun para ipangaral ang ebanghelyo. Behavior affects your inheritance. Hallelujah. Hindi niya sinasabing hindi na sila ligtas, pero naapektuhan yung kanilang blessing nung kanilang ginawa. Hallelujah. 1 Chronicles chapter 5, verse 1. Now the sons of Reuben, the firstborn of Israel, sabi dito, for he was the firstborn, but for as much as he defiled his father's bed. Kita nyo? Ito yung mapanggitin siya. Naalala, he defiled his father's bed. So isang kahinaan na nakita ng Diyos dun sa lahi niya. Nakadikit sa kanilang lahi. Think of it now. Kaya nga anong sinasabi, gusto ko sabihin sa inyo, huwag lang kayong gumawa ng mabuti para sa inyong sarili. Alalahanin nyo, ginagawa nyo yan, sinisikap nyo manatiling malinis ang inyong patotoo, hindi lang para sa inyong sarili, kundi para sa inyong mga magiging anak at magiging anak ng inyong mga anak. Hallelujah. Sabi dito, he was the firstborn, but for as much as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph, the son of Israel. Hallelujah. Ano yun? Binigay saan? Binigay sa kanyang, ano niya ba si, sabi dito, mga anak ni Joseph. Apo na ba? Pamangkin? Alright? Pamangkin, kasi kapatid niya si Joseph, di ba? Binigay sa mga anak ni Joseph yung birthright niya. Alright? Kung paanong si Jacob o si Esau, nawala niya yung birthright niya na ibigay kay Jacob. Ganon din naman, itong birthright nitong si Reuben, siyang panganay, dahil sa ginawa niya yun, ay nailipat sa kanyang pamangkin. Hallelujah. Not even his own son. Hindi sa kanyang pamangkin. And the genealogy is not to be reckoned after the birthright. Maliban sa birthright, meron pang genealogy. Ito yung sinasabi kong genealogy na pinakiingatan nila dahil itong genealogy yung tinutukoy dito ay yung genealogy ni Christ. Tignan nyo kung saan nalipat yun. Yung birthright nalipat sa kanyang pamangkin, anak ni Joseph. Pagkatapos, yung kanyang genealogy naman ay hindi na ibibilang sa kanya, kundi ang sabi sa verse 2, for Judah prevailed above his brethren, and of him came the chief ruler. But the birthright was Joseph's. Ano sinasabi? Imbis sa kanya, dumaan yung genealogy. Sa kanya ibilang yung genealogy ng Messiah, ano nangyari? Inilipat kay Judah. At ang sabi, si Judah kasi ay nag-prevail above his brethren. At sabi, sa kanya nanggaling yung chief ruler. Sino yung chief ruler na galing sa lahi ni Judah? The Lion of the Tribe of Judah. Christ. Si Kristo, yung binhinang babae na dudurog sa ulo ng serpente ay dumaan sa lahi ni Judah. Kaya si Jesus, ang kanyang lahi ay binilang sa lahi ni Judah. Hallelujah. Dahil si Reuben na dapat siyang daanan niya, ay naging masuwain at hindi naging magandang behavior
Kaya nailipat sa iba yung pribileyong yun. Oh, hallelujah. Balik tayo. Deuteronomy 33 verse 6. Tingnan pa natin kung anong sinabi. Amen. Ni Moses. Ang sabi, sa verse 7, pagkatapos sabihin, let Reuben live and not die and let not his men be few. In other words, hayaan mo silang dumami, hayaan mo mapuno yung mga simbahan nila. Kumbaga, let them not be few, but let their pews be filled. Diba? May mga iglesia na punong-puno ang mga simbahan nila. Pero, yung pagpapala ni Lord ay hindi nila nakakamit. Dahil sila'y naging masuwain sa salita ng ating Panginoon. At merong mga grupo na maliliit, nasa sulok-sulok, hindi karamihan, pero sa kanila bumaksak ang genealogy. Hallelujah! Nauna, sabi nga ng Katoliko, kami ang unang reliyon. Sabi ni Barbara, totoo yan. Kayo unang organized religion. Panganay kayo sa ganung paraan. Pero naging masuwain kayo sa salita ni Lord. Kaya binigay sa amin yung genealogy. At yung birthright. Kaming mga ipinanganak sa huling panahon. Mas bunso sa inyo. Pero kami ang nagkamit ng genealogy para isilang si Kristo. Amen? Pero sabi ni Lord, hayaan mong dumami sila. At huwag mamatay. Sabi nila, o paramihan nga tayo. Yung katunayan. Kasi yung marami, yun ang katotohanan. Not necessarily. Ang sabi, si Judah, amen, prevailed above his brethren. Hindi yan sa paramihan. Nasa quality ng buhay yan. Hallelujah. Nawa ang ating patotoo ay this group of believers prevailed over the other denominations. And because of that, they were given the privilege, amen, to bring forth the Messiah. Christ in this hour. Hallelujah. Praise the Lord. Pagdating sa 7, tignan niyo ang lundag. Napakalaki ng lundag na ginawa ni Moises. Galing kay Reuben, pumunta siya agad kay Judah. This is the blessing of Judah. Teka muna. Parang hindi yata marunong magsunod-sunod itong si Moses. Tapos ni Reuben, dapat meron pang susunod bago si Jude. Si Simon. Amen. Ano ba yun? Nakaligtaan lang ni Moses? O sadyang nilampasan niya? By the Spirit of God, pinalampasan ni Lord kay Moses si Simon. Bakit? May problema din si Simon. Simon, may problema ka rin. Tingnan natin. Alright, lumampas. Imbis na daan na si Simon, tumalo na kagad kay Judah. At the sabi, and he said, hear, O Lord, the voice of Judah, and bring him unto his people. Let his hand be sufficient for him, and be thou an help to him from his enemies. Hindi natin masyadong titignan muna yung ibang bahagi ni Judah. Tingnan natin muna si Simeon. Bakit nilagtawan si Simeon? Anong problema ni Simeon? Sa dapat ang susunod pagkatapos ni Reuben? Ano ba yung mga naunang mga anak may problema? Sabi dito, sa Genesis 49, balikan natin sandali, si Simeon. Ano bang naging problema niya? Si Jacob ay nagsasalita. At ang sabi niya tungkol kay Simeon at saka kay Levi, sabi, cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. In other words, hindi sila magkakaroon ng kanilang sariling mana sa lupain, kundi yung kanilang mga tribo ay magpapangalan.